Schoolmates! Dahil ang pagkatuto ay di natatapos sa loob ng paaralan, samahan nyo kami sa isa na namang mainit na talakayan. Ating pag-usapan ang mga hashtag trending issues na bibigyan natin ng kalinawan. Kaya naman, sit back, relax, at enjoy this alternative classroom learning experience with your coolest barkada dito lang sa Schoolmates! Paalala muli sa ating mga kababayan, lagi po tayong mag-ingat at maging aware sa panahon ng pandemya. Sinusulong nga ng Department of Health ang Bida Solusyon COVID-19 upang himukin ang mga mamamayan to practice preventive measures to fight the COVID-19 pandemic. Maging bida sa paglaban sa COVID-19, saan man tayo pumunta, lagi nating alalahanin na B, bawal ang walang mask. I, sanitize ang mga kamay. D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin ang totoong impormasyon. Schoolmates, ugaliin na natin ang mga paalalang ito at responsibilidad natin bilang mamamayan ng bansa natin na maging alerto at maagap sa ating sitwasyon ngayon. Umpisahan natin sa ating mga sarili ang pag-iingat para na rin sa mga mahal natin sa buhay at para sa ikuunlad ng ating bansa. Mamaya, schoolmates, pagdidiskusyonan natin ang ating hashtag trending topic na humanitarian considerations para sa mga persons deprived of liberty, dapat ba o hindi dapat? Makapanayam din natin ang isang panauhin mula sa Bureau of Jail Management and Penology to discuss more about this issue. Inyo ring abangan ang ibabahagi naming kwento tungkol sa dedikasyon ng mga guro sa Ifugao sa Share Ko Lang. Schoolmates, maaari rin kayong maging bahagi ng aming diskusyon by commenting your opinion on our social media accounts at babasahin namin yan maya-maya lamang. Kita nyo naman at marami tayong pag-uusapan, kaya guys, chill lang muna kayo dyan at magbabalik ang Schoolmates! Welcome to Hashtag Trending. Kamakailan lamang ay mainit na balita ang trahedyang nangyari sa burol ng 3 buwan na sanggol na si Baby River, anak ng political detainee na si Reyna May Nacino, who was charged with a non-bailable offense of possession of firearms and explosives. Pinayagan ng Manila Regional Trial Court Branch 47 ang motion for furlough ni Nacino na magtatagal sana ng 3 araw, ngunit bigla itong binago. Sa halip na 3 araw, naging 2 araw na lamang ito. Ang kanyang pananatili na dapat ay 3 oras was cut short after the police pulled her out from an interview that according to Nacino's lawyer ay wala naman daw court order na pinagbabawalan siya to speak in front of the media. Sa kanyang pananatili, hindi rin siya pinayagan ng pulisya na tanggalin ang kanyang mga posas. Sa araw naman ng libing ay hindi siya pinayagang sumali sa funeral procession. Ayon sa Manila City Jail, ito ay nangyari dahil di umano sa kakulangan ng manpower and for lowering the risk of exposure to coronavirus. Ngayon, schoolmates, hanggang saan nga ba ang karapatan ng mga persons deprived of liberty sa mga extraordinary circumstances like this where a loved one is or has died? Kaya naman ang ating hashtag trending question ngayong gabi ay humanitarian considerations para sa mga persons deprived of liberty. Dapat o hindi dapat? Para mas maintindihan natin ang ating diskusyon, narito sina Dan Gitu at Ram Balmaseda. Hi Ram, hi Dan. Hello po. Kamusta kayo? Sensitibo ang ating pag-uusapan, so sana mas mahimay natin ito. Unang katanungan ko para sa inyong dalawa, itong trahedyang nangyari kay Nacino, itong hindi pagtanggal ng kanyang posas, pagbawas ng oras, what the police has done to her, do you think this is cruel or inhumane? Why or why not? Makikita natin na una, na yung ginawa kay Nacino ay some extent okay. Kasi when you talk about personal deprived of liberty naman kasi, lagi siyang naka-angkla na meron limitasyon lamang yung binibigay na liberty sa mga taong PDLs. So I think from the very onset, that's quite necessary pa din na action na ginawa, no, ng trial court or ng batas regarding sa case
ni na sino. Kasi unang-una, kung i-contextualize natin, hindi naman siya fully na-deprived, right? Kasi binigyan naman siya ng pagkakataon na makapiling yung kanyang anak. But at the same time, makikita natin kung ano yung naging argumento naman ng kapulisan, no, na kulang sila ng personnel, for instance, para mabantayan talaga. And at the same time, di ba makita natin na we're in a pandemic, so gusto nilang ma-risk din, ma-lessen yung risk, no? Na pwedeng mahawa halimbawa yung mga makasalamuhan niya or even sinasino pwedeng mahawa. So I think that's justifiable naman to some extent. Nag-agree tayo sa sinasabi na to lessen the risk nga of exposure to COVID-19. However, there are other mechanisms kung paano natin malilessen yung risk na to. And we agree na maaaring magkaroon talaga ng risk pagbalik niya sa kulungan, kaya naman we agree to that extent. Kaso lamang po, we have to understand na sa kisa sa Philippines, yung mga mahihirap, kung sino yung mga mahihirap, sila yung napagbabawalan o nade-deprive talaga of humanitarian considerations. Take note po kung anong nangyari sa magbibigay ng tatlong politicians, no? Una, si dating President Gloria Macapagal-Arroyo, no? Nabigyan siya ng 12-day na furlough for Christmas. Christmas break yun, or 6 days for 12 days for Christmas furlough, 5 hours to visit yung cancer-stricken na kapatid niya noong 2015, and then 3 days naman furlough para sa birthday niya noong 2016. Aside from that, si Bong Revilla, dental check-up, binigyan siya ng furlough for a dental check-up lang. And then, nabigyan din siya ng numerous na furloughs granted to visit yung ailing father niya tsaka yung na-confine niya na sa noon. Tapos kay Jinggoy Estrada naman, nabigyan din siya ng medical furlough, nabigyan ng furlough to attend yung high school graduation ng anak niyang si Julian, nabigyan din siya ng furlough to visit yung sa mother-in-law niya sa hospital noong 2015, and yung birthday bash nung dad niya noong 2017. Pero yung kay Reyna kasi, first-time mother niya to. First-time mother siya, and then nag-grieve siya sa kanyang daughter na 3-month-old na namatay, and nung first month, nawali na sa kanya. So pumunta siya doon, di ba? Binigyan nga siya ng furlough, nabigyan nga siya ng pagkakataong mag-grieve. Kaso lang, may handcuffs. Hindi gaya nung taong nasabi ko kanina na they are free to go, they are free and they had privacy pa. Diba? Yung sa kanya din, ginusto niyang bisitahin yung anak niya sa ICU noong una pa lang. Pero hindi siya grinant ng korte. So eto, makikita natin na meron ng kapabayan o meron ng hindi pantay na pagtrato sa ganitong mga kaso natin. Kung mayaman ka, maaaring mabigyan ka nga ng ganitong pagkakataon. Pero kung mahirap ka tulad ni Nasino, medyo mahirap yun sa atin. Dan and Ram, mamaya babalikan ko yan yung mga ibinigay mong mga politicians na napagbigyan ng furlough. But eto, simpleng tanong lamang, I want to ask the two of you, as a grieving mother, namatayan ng anak, makatao ba sa tingin nyo, makatao at makatarungan ba ang ginawang pagtrato sa kanya ng pulisya? Sa tingin ko, hindi po makatao. Bilang nagluluksa si Reyna May Nasino, marapat lamang na ibigay natin yung karapatan na nasa kanya. Kasi yung ginawa sa kanya, bantay sarado, wala siyang karapatang magsalita even sa harap ng press, wala siyang privacy to grieve for her daughter. Bilang isang ina, sobrang sakit noon at para sa akin, hindi yun makatarungan. Kung i-contextualize natin, no, makikita natin na iba yung naging kaso ni Nasino doon sa mga politicians na yon. Maaring mas lessen yung mga ikinaso laban sa mga politicians natin, pero kung titignan natin kasi yung naikaso kay Nasino, masyadong mabigat. So possession of firearms and explosive device. So that, if you're going to contextualize this, masyado siyang mabigat in a sense na medyo may sense of threat pag lumabas siya. And that's yung, ang goal kasi is that person na deprived sa kanilang mga liberty ay kailangan na maisaayos sila, di ba? So that's why nandun ang mga preso upang doon, no, sa pinakauna pa lang, maibago sila bago ulit sila mabalik sa society. And at the same time, kung titignan natin kung sa issue ng mga politicians, I think hindi sa lahat ng pagkakataon nangyayari ito. No, nandito na halimbawa yung case ni Secretary or ngayong Senator na si Leyla De Lima. Nag-file siya sa korte para 4A. Ang term na ginamit is malimit yung or mabigyan siya ng liberty. Pero up until today, makikita natin na wala pa rin sagot ang Korte Suprema. So anong ibig sabihin ito? No? Na kahit pa paano, makikita natin na fair ang batas. Na fair kung paano namamalakad ang gobyerno.
pinapakita nito na hindi sa lahat ng pagkakataon, kasi kung i-contextualize din natin, no, na mas mabigat din yung kasong naisampa laban kay De Lima, that is may relation sa paggamit ng droga or in a drug in that sense, compared for instance in the case of say Imelda Marcos, di ba? Or even to some extent when you talk about the case of Revilla, no? So sa ganung pagkakataon, makikita natin na to some extent kailangan nating i-discuss din sa kung paano nga mabibigyan muna ng liberty itong mga taong ito in the very first place. Kasi unang-una kailangan nating tignan gaano ba kabigat ng kaso. So kung yung kaso lang halimbawa is halimbawa sa kaso ni Nasino, di ba nakita na well allegedly, di ba, meron daw nagpossess siya ng mga illegal firearm explosive device. Eh kung titingnan natin, masyadong mabigat 'yon. Lalo na when you talk about yung security ng mga tao. Lalo na kung titingnan natin paano natin ma-maintain ngayon yung peace and order in a given society. Dan and Ram, sa ating pagbabalik, gusto ko pag-isipan ninyo, naging patas ba ang ating batas sa mga kasong ito comparing to Nasino and to other politicians? Pero sa puntong ito naman, pumunta muna tayo kay Gab para sa mga sinabi ng ating mga netizens. Gab? Thank you, Sky. Siyempre, hindi lang debaters natin ang pwedeng makialam sa ating issue ngayon, maging ang ating mga viewers sa kanilang mga tahanan ay pwedeng magpadala ng kanilang opinion ukol sa ating usapin. Una ko nang babasahin ang ipinadala ni Mayreen Joy Cuyat. Sabi niya, dapat magkaroon sila ng kalayaan at karapatan bilang isang tao. Hashtag IKMPDL. Sabi naman ni Aina Colleen Medina, sa totoo lang ay may mga aspeto na dapat i-consider. Pero para sa akin ay dapat. Bawat tao ay may karapatan na hindi pwedeng alisin. Ayan, maraming salamat sa ating mga netizens at sa ating mga viewers na nagpadala ng kanilang mga opinion. Patuloy lang po kayong magpadala at magkomento at pwede rin kayong bumoto kung saan kayo papanig sa ating topic for tonight. Sa aming pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Welcome back, Schoolmates! Ating ituloy ang ating diskusyon ngayong gabi tungkol sa ating hashtag trending topic na human considerations for persons deprived of liberty. Dapat ba o hindi dapat? Para sa ating mga debaters, uulitin ko ang aking katanungan. Ngayon, Dan, sabi kasi kanina ni Ram na naaayon lamang yung ginawa given the depth at saka yung bigat na ginawa di umano ni Nasino. Mas mabigat comparing to those of Revilla, Ampatuan, and Arroyo. So, do you think our justice system has been fair to Nasino? Itong kaso ni Rain, wala pang decision dito. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung kaso, dinidinig pa rin siya ngayon. Kaso lamang, yung mga kasong pinataw sa kanya o yung mga kasong final sa kanya na carrying yung firearms nga at explosives, I think may problem with the justice system in the first place. And intindihin natin na una pa lang may problema na sa justice system natin. And even the enforcers may problema. Just like for example, yung mga kaso natin nagtanim ebidensya, nagtatanim sila ng ebidensya, and yung editing nga ng mga teachers for example, these kinds of things ay very detrimental, no, sa mga taong katulad ni Reyna. Yes, mas mabigat siguro yung kaso, pero kasi wala tayong assurance in the first place kung tama ba o kung nangyari ba talaga ito. Kasi sabi nga ng attorney ni Reyna, na si Attorney Marie Taule, sabi nga niya na na-plant tong mga bomba. Paano ba siya nangyari? Una, nagbigay sila ng warrant of arrest, and then yung warrant of arrest na ito yung ginamit nila. Kaso may mga discrepancy dun sa warrant of arrest na binigay. Una, sabi niya, is yung place na sinearch is hindi yun yung nakalagay doon sa search warrant. Pangalawa naman, nangyari lang naman ito kay Reyna kasi nga she is a member of Kadama, yung kalipunan ng Damayang Mahihirap. Ito yung grupo or rights group na alam natin na actively opposes the government, some of the projects of the government. So I think itong kaso ni Reyna kasi is na politika siya. Also yung kina Jinggoy, kina Gloria, ganyan, sila kasi alam natin na they are part of
the government, diba? So mas magaan yung kaso kahit pa sabihin natin may kasalanan sila. Tsaka una sa lahat, hindi naman ito usapin ng bigat ng kaso. Usapin ito ng humanitarian consideration. Pantay ba ang trato ng justice system sa mga nakakulong o para lamang ito sa mga mayayamang? Dan and Ramno, we understand that the state is protecting the interests of its people from people deprived of liberty. Ito mga nakasuhan, allegedly under investigation, etc. So, why would we grant them such rights if in the first place, sila yung nagkasala sa batas? Do you think that PDLs should still have basic human rights? Kung titignan natin, no, may mga existing mechanisms na ginagamit ang international laws, gayon din ang ating mga local or national laws dito concerning sa mga people deprived of liberty. Particularly, dun sa idea ng Nelson Mandela rule na nagsasabi na every person shall be treated equal kahit pa itong mga taong ito ay criminals or they are under bars, no? But titignan natin, bakit nga ba merong mga persons deprived of liberty? And yung idea ba mismo ng person deprived of liberty, does it mean or is that tantamount, for instance, the idea na wala na siyang rights in the very first place, no? Titignan natin, the law dito sa Pilipinas ensure that the personal liberty is the general rule in any judicial or administrative procedures. That's a concession dito sa debateng ito, no? And that preventive deprivation of liberty is applied as an exemption. Bakit nga ba kailangan merong sense ng deprivation of liberty sa mga taong nagkakasala? Take note that this is a precautionary measure. Yun din yung mismong sinabi ng mga international laws. It's okay na merong ma-deprive ng kanilang liberty kasi nga, that's a precautionary measure na kailangan gawin ng bawat estado to protect the general welfare, to protect the general public, no? This is not a punitive action na ginagawa halimbawa ng particular state. For instance, in the Philippines, na kailangan ikulong, hence you are being deprived to some of your rights, no? Which shall additionally comply with the principles of your legality. So kung susuriin natin mabuti, di ba, sa konsepto halimbawa ng isang society, ang ano ba yung pinaka-goal muna, di ba? Ang goal natin is binigay natin yung iba nating mga karapatan sa estado, in return, yung estado, poprotektahan tayo. Diba? That's the basic concept of our social contract. Dahil nga binigay natin yung iba nating karapatan sa estado, halimbawa, meaning to say may karapatan ng estado ngayon na gumawa ng mga mekanismo upang malimitahan yung mga kailangan nating gawin. Bale, nag-agree po tayo sa sinasabi ni Ram, ano, na these people, at some point, kailangan nilang ma-deprive ng liberty kasi nga nagkasala sila sa state or nagkasala rin sila sa kapwa nila tao. Una po sa lahat, kailangan nating intindihin yung idea or yung purpose ng imprisonment. Sabi ng iba, this is to punish the people na nag-commit ng crime. Sabi naman iba, to deter these individuals from committing crime. Ibig sabihin, para mapigilan sila na mag-commit ng crime, matatakot na ngayon sila kasi may idea na ngayon ng pagkakakulong. Pangatlo, reformation and rehabilitation. Ito yung sinasabi ni Ram na binabago sila ng sistema ng prison para nang sa pag bumalik sila sa society, pag nareintegrate sila, ibang tao na sila, bagong tao na sila. Pang-apat, isang idea na meron kasi silang threat sa public. Kaya naman, kinukulong sila. Pero ang sabi ng United Nations, kung saan nga nakapaloob din ng Philippines, is that ang idea, ang purpose ay combination ng apat na binanggit ko. To punish them, keep them, and for them not to be a threat to the public. Pero yung goal kasi, pinaka-goal ng state, especially ng Philippines ngayon, is yung rehabilitation and reintegration ng mga tao para sa pagbalik na doon sa society. Pangalawa naman, yung idea kasi nung binibigay natin yung humanitarian is to effectively manage the growing population of PDLs sa prison. Ito naman is that may serious threat, kaya nagbibigay tayo ng temporary release, ganyan through bail or recognizance. Pero sa idea natin na to, yung working definition natin for humanitarian is that una, it stems from giving the basic necessity of being human and being humane towards these individuals in all aspects. Nagkakaroon kasi ng misinterpretation pag sabi natin humanitarian considerations na ibig daw sabihin papalayain sila or bibigyan na sila sa kanila lahat ng gusto nila. Hindi yun yung working definition, hindi yun yung definition considerations. Pero
yung to the extent pa rin na binibigyan natin sa atin silang mag-pay or have recognizance in more serious matters like our risk factors. Pero ano nga ba itong threats na sinasabi ko, di ba? Yung threats or dangers na ito ngayon kasi na nangyayari sa, lalo na sa mga jail natin or prisons, is that yung COVID-19, di ba? Sinsiksikan sila, nagkakaroon ngayon ng serious threat sa mga health nila. Pangalawa, yung recognizance na sinasabi ko naman, ito yung pirma or magpa-promise ka sa korte na mag-a-attend ka sa lahat ng hearings o kung kailan ka ipapatawag and then makakalaya ka pansamantala. So yun, yun yung mga ano, definition ng humanitarian considerations na sa tingin natin ay hindi masyadong maintindihan ng mga tao. Kasi diba, binavalue pa rin natin yung persons na na-deprive sa liberty. Ibig sabihin, nire-retain natin yung non-derogable human rights nila and on other human rights and fundamental freedoms. Ang pinag-uusapan natin dito, mga extraordinary circumstances o sinasabi niyong mga espesyal na pangyayari tulad ng may namatay, kalusugan ang pinag-uusapan. Sapat ba kaya yung mga, ang gusto kong malaman dito, ang gusto naming malaman, sapat ba ang mga batas na sumasakop para mapagbigyan sila sa mga humanitarian considerations na ito? Kasi ang nakita nating nangyari kay Nasino ay parang ipinagkait sa kanya. Pero may mga pumoprotekta ba sa karapatan ng kagaya ni Nasino na namatayan ng anak para makapiling muli sana ang anak? So ano yung mga batas na ito? Actually, yung case ni Reyna is that hindi talaga, wala talagang rason sana para makalabas siya kasi yung una nga, yung kaso niya is unbailable. Kaso lamang, may mga groups tayo na lumalaban sa mga ganitong desisyon, no? Kaso nangyayari kasi sa kanila, they are the ones being red tagged, they are the ones, kung sino pa man din yung nagme-make sure na itong mga taong ganito mabigyan ng pagkakataon na makapiling nga yung kanilang mga pamilya sa ganyan, sa mga special na mga kaso, sila pa yung unang nakukulong, sila pa yung kinakalaban ngayon ng state. Kasi nang nangyayari daw, itong mga taong ito nagiging threat sa public na kalabanin itong mga itong ganito mga kaso. Nakapaloob sa mismong RA 10575 na isa sa mga batas na sumasangguni sa mga person deprived of liberty na ang Pilipinas ay mismong asignatory ng Nelson Mandela Rule. So, naka-embedded na rin mismo doon sa batas na iyon yung mga karapatan ng mga persons deprived of liberty. I think kung titignan natin mabuti na yung batas mismo, kahit may limitasyon siya, na-address niya kung ano yung mga pangangailangan ng mga persons deprived of liberty. For instance, di ba, meron dito na pinoint out yung access to health. Na kung titignan naman natin, effective siya to some extent sa ibang mga prison centers dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na halimbawa, yung mga kakaunti lamang yung mga population ng merong kaso. Ibig sabihin lamang nito na hindi siya fully extend or hindi siya fully flexible sa kung ano nga dapat yung mandato ng Estado. So, kailangan i-critic din natin mismo yung Estado sa kung ano yung action niya dito. Kasi, una-una maganda yung batas. Kasi, binigyan niya yung mga karapatan, halimbawa, ng mga persons deprived of liberty. Titignan natin na merong nasi-safeguard sa kanilang karapatan through the existing laws, pero hindi natin gaanong nakikita. Hindi siya sapat na explanation na, oo, meron niya. So, kailangan makita talaga natin kung ano yung mismong actions ngayon ng gobyerno sa ganoong mekanismo. So, sa ganitong paraan, nakikita natin na yes, meron namang karapatan. Kasi nga, unang-una, we are a signatory of the Nelson Mandela Rule. And even dun sa batas, finocus nila yon na tayo ay part ng na signatory at ina-adhere natin yung batas na ito, yung RA 10575, sa mismong Nelson Mandela Rule ng United Nations. So, yeah. Okay, Ram and Dan, no, naiintindihan natin ngayon na bagamat sila yung mga persons deprived of liberty, ay nararapat pa rin silang bigyan ng mga karapatan nila bilang mga tao. So we now understand that we have to still treat them with humanity. So paano na lang ngayon, moving forward after nitong nangyari kay Nasino, how do we now deal cases like these? Kailangan na talagang suriin mabuti yung mga implementation, ano yung kailangang baguhin, halimbawa, ng Estado para tugunan yung mga pangangailangan ng mga persons deprived of liberty. Lalong-lalo na una, may mga batas tayo
na nagsasabi na may mga karapatan ang mga persons deprived of liberty. At pangalawa, we are a signatory ng United Nations at nag-a-adhere tayo sa Nelson Mandela ruling na, well, na even sa batas ay sinasabi, no? Even sa batas ng Pilipinas ay naka-adhere yung Nelson Mandela rule. Para sa atin kasi, kailangan mas maging maluwag sa ngayon yung state dito sa pag-treat ng ganitong mga kaso and maging equal, maging fair sila sa pag-treat. Especially ngayon, threat or yung reason kung bakit nagpa-file sila, for example, ng temporary liberty or nagpa-file sila for recognizance is that yung case nila na nangyayari dun sa loob ng prison. Una, may threat ng COVID-19. And itong mataong ito, hindi nakakapag-practice ng social distancing, di ba? At wala silang paraan upang sa ganyan ma-safeguard yung mga sarili nila. Kailangan bigyan natin sila ng mas magaan na pagtrato. Hindi yung binibigay na lang natin ito palagi sa mga mayayaman, binibigay natin ito lagi sa mga nasa pwesto o mga politician. Ano. Ayun naman. Maraming salamat, Dan at Ram. Mas naintindihan natin ngayon ang nangyari sa kaso ni Nasino. Sa ating pagbabalik, mas tatangkayin nating mas maintindihan ano nga ba ang mga karapatan ng mga persons deprived of liberty. Makakasama natin ang isang spokesperson mula sa BJMP sa pagbabalik ng Schoolmate! Schoolmates, guys, matapos ang ating mainit na debate, atin naman pag-usapan ngayon ang tungkol sa karapatan ng mga persons deprived of liberty and other concerns regarding mga PDLs. Kasama ang spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology, Jail Chief Inspector Xavier Solda. Yes, magandang hapon sa lahat na nakasubaybay sa atin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming interview. Alam naman po natin, no, sir, na napakainit ng diskusyon ngayon and yung topic nga natin. Pero para lang po sa kaalaman ng ating mga schoolmates, given nga na may ganitong sitwasyon ngayon, how are the PDLs being treated while being detained? And ano-ano po ba ang mga responsibilities nila while staying inside the facility? Okay, dun muna tayo sa rules and regulations, mga schoolmates, no? Una-una, maliwanag yung mga polisiya ng BGMP. Papasok ka pa lang sa jail facilities natin, meron ng detainees manifestation, and part ng procedure is merong orientation phase muna for a newcomer. Yung bagong pasok pa lang doon sa mga jail facilities natin. Ino-orient natin, ano ba yung mga polisiya, ano ba yung mga dapat at hindi dapat na gawin. Kasama na dyan yung mga restrictions, ano yung mga ipinagbabawal na dalhin, ano yung mga tinatawag na kontrabando. At kung ikaw naman ay nai-special na kondisyon, halimbawa, buntis ka, meron kang sakit, nakalagay din yan doon sa record mo pagpasok mo sa jail facility natin. Yun yung parte ng regulasyon na ino-orient natin, pinapaalam natin sa mga bagong pasok kung ano ang mga rules and regulations sa loob ng mga jail facilities natin para maliwanag din sa kanila at sa mga lawyers nila. Kasi yan ang babalangkasin ng BGMP, yan ang titingnan at yan din ang magiging basihan ng mga PDL natin habang sila ay nandoon sa loob ng aming facility at nasa aming pangangalaga. In terms naman doon sa kung paano natin ginagawa yung mga day-to-day activities natin, well, of course, meron tayong program of activities, no? Nandyan yung mga service providers natin, nakakapasok sa mga jail facilities natin, especially before the pandemic kasi ngayon temporarily suspended yung visitation. So nakikita po yan ng mga pamilya din ng mga PDL kung paano pinagmamalasakitan, no, ng BJMP yung mga nakakulong at nasa aming pangangalaga. I see, Sir Xavier. Yung point din po natin dito, no, nakikita natin ano yung accountability and responsibilities ng PDLs and those who are managing them. Of course, yung taga BJMP nga po natin. With regards po sa ating second question, dahil nga po napakainit itong topic na to ngayon, no? What are the laws po ba protecting the rights of the PDL given na nasa loob po sila ng inyong mga facilities? Well, number one, nandun po yung Mandela Rules, no? Signatory po tayo dyan sa international humanitarian law and pati na rin doon sa human rights, no? Sa Human Rights Council, signatory tayo dyan. So, yun po yung mga titingnan natin sa international context. Sa lokal naman po, of course, yung basic human rights, no? Naka-stipulate naman po yan sa batas. At yan din po ang basihan talaga ng BGMP. In addition, dyan, meron din po tayong mga rules and regulations sa BGMP
na yan din po ang tinitingnan, no, na basihan kung paano po dapat itrato ang isang PDL. Number one, dapat bigyan, i-recognize natin yung karapatan niya, yung dignidad niya bilang tao. Kasama ni Dijan yung karapatan niya na irespeto yung kanyang relihiyon, mag-practice siya ng religion niya sa loob. And of course, i-recognize yung dignidad niya bilang tao. Ito yung mga importanteng component na tinitingnan lagi ng BGMP. Mm-hmm. Sir Xavier, nabanggit po natin, no, yung karapatang pantao and of course kung paano natin sila tinatrato with respect pa rin and in line with the laws that are protecting their rights. Pero sir, paano po ba ang kaibahan, kumbaga, ng pagtrato natin sa isang female and male detainees or how are they treated differently if there are any differences? And what about are their rights and privileges? May pinagkaiba po ba yun? Well, wala namang pinagkaiba yung pagtrato natin sa isang babae at isang lalaki. Ang diferensya lamang is merong mga special privileges, of course, ang isang babae. Kung halimbawa siya ay nabuntis, siya ay may ibang pangangailangan medical, definitely, tinitingnan natin yon na ito ay para sa babae lamang, pribilehiyo niya ito. At gayon na rin halimbawa, kung may mga pangangailangan na kailangan siyang i-check, no, yung mga medical needs niya, definitely, ang magtitingin sa kanya is a female nurse o sa female doctor. At doon naman sa mga pag-implement natin ng mga rules and regulations natin, pagdating sa facilities natin, pareho lang naman ang ginagawa natin at ang inilalatag natin na polisiya sa kanila. Sir Xavier, dahil nabanggit din po natin yung mga rights and privileges po, di ba, ng mga PDLs natin, isa po sa mga termino na nag-arise ay yung furlough. So, what are the valid reasons po ba for a PDL to be granted furlough? And what are the, I guess, yung mga reconsiderations natin for them to be considered granted? Okay. Pagdating sa furlough, yan, merong polisiya ang BGMP tungkol dyan. Pero hindi ito implementable kaagad. Kasi any movement ng isang PDL outside the facilities of the BGMP, it must be covered by appropriate court orders. So kung halimbawa ang isang PDL ay kailangan niyang lumabas ng aming facility, dapat mag-manifest, no? Yung abogado niya, mag-file ng manifestation sa korte, citing kung ano yung gusto niya mangyari, specifically halimbawa yung furlough, namatayan siya, or for any other reasons, no? Ngayon, kapag pumayag naman ng korte base dun sa pangangailangan, base sa manifestation, no, ng PDL at ng abogado niya, yun naman ang magiging basihan para mag-decide ang judge kung papayagan siya o hindi. Ang BGMP, hindi siya unilaterally, kung gusto niya lang, maglabas siya ng PDL sa loob ng facility, eh pwede niyang gawin, hindi po. Lahat ng movements ng mga PDL natin, paglalabas sila ng facility, it must be covered by appropriate court orders. I see. Sir Xavier, isa rin po sa mga naitanong din natin dahil nabanggit nyo nga po na may mga SOPs po tayong sinusunod, especially if lumalabas ng facilities ang ating mga PDLs. Regarding the situation of our detainees during the pandemic, meron po ba tayong mga special considerations, special SOPs na sinusunod ngayon? And were there any cases of people who are infected ng coronavirus and how did they deal with it po ba? Or how do you deal with it in your facilities? Well, una doon sa special consideration ba, no? Wala naman tayong ibinibigay na special considerations sa mga PDL natin, patas naman yung treatment natin sa kanila. Kaya lamang, doon halimbawa sa mga elderly natin, doon sa mga sick, yung mga aged natin, of course, that's very Filipino naman, eh, no? Even among the PDLs themselves, they are doing some adjustments, especially given the limited space ng mga congested facilities natin. But more than that, no, ang BGMP, tinitingnan niya rin, no, yung welfare ng mga matatanda, ng mga buntis, no, mas regular of course yung pag-check, no, ng health condition nila. So other than this, wala naman tayong other privileges, no, na in-extend sa kanila. Ngayon, during the pandemic, ito, nakita po natin na kung sino talaga yung pinaka-vulnerable na pwedeng mahawahan. Yan nga yung mga sick, yung mga pregnant women, yung mga may pre-medical condition na, no? So sila yung priority natin based dun sa health records nila na tingnan
kung ano yung health status nila araw-araw. Unfortunately, since March until today, no, meron tayong mga, nagkaroon tayo ng mga cases, no, sa loob ng mga jail facilities natin. Inasmuch as we wanted na hindi talaga magkaroon, but of course, no, given the circumstances na meron tayo sa mga jail facilities natin, limited ang spasyo, may mga movements pa rin, no? And even among personnel, so nagkaroon talaga tayo ng cases. Ang good news dito, more than 80% ang naka-recover na among our PDL, and yung iba naman, nagpapagaling na sa mga isolation facilities. I think, as wala lang akong hawak na data, no? Pero less than 100 na lang yung mga active cases natin from more than 1,000 cases na nagkaroon tayo on the part of the PDL. Magandang balita po yan, no, Sir Xavier. Pero ano po ba ang mga actions and protocols na sinusunod po ngayon sa BJMP, especially considering also the safety of our PDLs and those who are our wardens, of course? Well, ang reference document namin talaga yung mga issuances, no, ng IATF, no, yung aming National COVID Task Force, nandiyan din, nakabantay. We created it purposely para i-monitor yung mga activities ng mga jails natin, particular sa mga preventive measures, kung paano mapipigilan yung pagkalat ng COVID, ng pandemic ito sa loob ng mga jail facilities natin. Number one, of course, yung mga basic health measures natin. Pagsusuot ng face mask, lahat ng PDL natin, no, naka-face mask sila. Yung regular na disinfection sa mga jail facilities natin, importante rin, i-educate natin sila. Ang maganda dito, very transparent naman ng BJMP since day one. They have access sa radio, sa TV, so nakikita nila kung gaano ka-importante na tulungan din nila yung sarili nila at ang BJMP kung paano maiwasan tong sakit na ito, paghugas ng kamay, no? And ang pinaka nakita naming mahalagang component na masustain talaga is yung regular health monitoring. Kapag ikaw ay nagpapakita ng mga COVID-19-like symptoms, definitely, i-isolate ka na. And as far as the BJMP is concerned, especially those regions with the highest number of cases, no, like sa NCR, sa Region 7, nakita naman natin, we were able to establish a Ligtas COVID Center and isolation facility para hindi na maiwas, para hindi na kumalat, ano, yung sakit doon sa loob ng mga jail facilities natin. And natutuwa naman tayo, like sa case natin sa Region 7, zero case sila. We're able to successfully work on their health situation there because of the isolation facility that we put up. And then of course, yung coordination natin with the local health units, napaka-importanting component nito. Kasi the BJMP can only do so much, that's why we really need the assistance from the Department of Health, from the local health units, and ito yung nakikita nating beauty, no, ng pagtutulungan. Nagiging maganda yung takbo, yung progreso ng mga aktibidad natin sa loob ng mga facilities, gumagaling yung ating mga PDL, at even yung mga personnel natin, natutulungan din natin. Sir Xavier, to formally close na lang po yung interview, no, meron po ba kayong mensahe or kahit anong paglilinaw na gusto niyo pong sabihin from the part of BJMP regarding especially sa mainit na topic na meron po tayo ngayon, no? Just para lang din po maging klaro sa ating mga schoolmates regarding to sa discussion natin kanina. Well, sa ating mga schoolmates, bago nating tingnan yung isang sitwasyon, dapat may buo muna tayong perspektibo. Baka nakita lang natin at nabasa sa balita, eh yung isa lamang anggulo. Mahalaga na tingnan natin. Sa kaso po ng mga PDL natin, halimbawa yung pinakamainit na isyo ngayon kay PDL Nasino, before po siya pumasok sa loob ng facility ng BJMP, 4 months pregnant na po siya. Alam natin yung condition niya. Kaya ang ginawa po ng BJMP, meron po siyang facility, no, na pinaglagakan, meron pong dinesignate na kasamahan niya, natitingin sa mga pangangailangan niya. Yung regular health check-up, regular health monitoring, yun po ang ginagawa natin. And doon naman po sa ibang mga PDL na may ganun ding kaparehang sitwasyon, ganun po ang ginagawa natin. No, limitado man ang resources ng gobyerno, marami mang kakulangan, particular sa manpower, at iba pang mga pangangailangan, no, sa BJMP at iba pang mga ahensya ng gobyerno, ginagawa po natin yung buo nating makakaya para tulungan
yung mga PDL na nasa ating pangangalaga. Kasi naniniwala po kami na kung hindi natin sila tutulungan, this will be the same set of people na maaring gumawa uli ng pagkakamali at babalik na naman sa community. So hindi rin natin sila natutulungan. As part of the public safety services, no, importante sa amin na tulungan din talaga natin yung mga nakukulong. At sa mga kababayan po natin, kailangan din po natin silang unawain, bigyan ng pangalawang pagkakataon at magtulong-tulong po tayo na mabigyan sila ng magandang perspektibo sa buhay. Maraming salamat po ulit, Chief Inspector Xavier Solda. Napakagandang opportunity rin po ito para bigyang linaw rin po, no? Iba pang angulo regarding dito sa issue na ito. Once again, thank you so much po ulit, Chief Inspector Solda, for this wonderful interview po. Tutok lang kayo, schoolmates, dahil marami pa kami ihahatid sa inyo dito lang sa Schoolmates! We are back, schoolmates. Alam nyo, Sky, Tresha, iba talaga yung dedikasyon ng mga guro na ibabahagi ko sa inyo mula sa Mayoyaw, Ifugao, na kahit sa hirap ng ating sitwasyon ngayon, ay tuloy pa rin sila sa pagkalap ng karagdagang karunungan. Hindi lamang mga estudyante ang nagsusumikap mag-aral, maging ang mga guro ay kailangan ding matuto kung paano pa nila lilinangin ang kanilang karunungan at skills in teaching. Kaya naman, para makasama nga dito sa 4-day webinar, ang 5 kindergarten teachers mula sa iba't ibang paaralan sa Mayoyaw, kinailangan po nilang mag-hike ng 40 minutes hanggang 4 na oras. Oh, imagine guys, para lamang makasagap ng mas malakas na signal. Ang kanilang kagustuhang makapagbahagi ng bagong karunungan sa kanilang mga mag-aaral sa mas epektibo at bagong pamamaraan sa panahon ng new normal ang nag-udyok sa mga guro upang tiisin ang hirap at pagod na kanilang dinanas. Skytresh, pinatunayan nila na hindi hadlang ang pandemyang ito upang maabot natin at maipamahagi pa ang kaalaman sa bawat batang Pilipino. Oh, ganda ng balita, no? That it's a break from all the heavy stuff that's happening right now. Yeah, and we see how people far from the metro are still doing their best in times of the pandemic and helping each other. Mm-hmm. Yung pagtutulungan ang nakikita natin. What do you think, Tresha, sa balitang to? I think hindi rin naman din nalalayo na may mga problema pa rin in terms of education, di ba, sa mga malalayong lugar na hindi rin naman ganun nalalayo din sa problema na nandito sa Metro Manila. And I think it's a huge thing na nakikita natin yung dedikasyon ng mga teachers, di ba? Kasi nakikita natin na kahit umulan, umaraw, gano'n man kalayo, talagang gagawa at gagawa sila ng paraan para matuto pa rin tayo and at patuloy na matuto, right, di ba? Right, and Gab and Trish, ang nakikita natin dito, that humanity, that compassion towards others. At hindi itatahi ko dito ang usapin ng compassion and humanity. So, naging usapin natin with regard to persons deprived of liberty na we want everyone to be treated with humanity, with compassion. Hindi po ganun kahirap maging makatao na we treat others with humanity. Yun lamang siguro ang naiisip ko dito, na as much as how rigid and strict laws are, but let's try to be humane, especially in times of pandemic. Oh, tama. Sinasabi kasi nga ng batas natin, Tresha Sky, it stipulates that authorities must treat PDLs humanely, diba? At with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. Right. Omsim yung sinabi ni Sky, na ang PDLs mga tao pa rin. At kakambal nito ay karapatang pantao. Diba? Pero dito nga sa nangyari, kinalulungkot natin, nakikiramay tayo sa pamilya ni Reyna at ni Baby River, diba? Yeah, she's a grieving mom eh. Sana hindi natin ipinagkait sa kanya yun. Yung sabihin na natin na ito yung proseso, ito yung due process. Ako, wala akong masyadong kaalaman sa teknikalidad ng batas. O maging doon sa tinatawag natin na, Furlough. Oh, hindi ko alam yung proseso niyan. Pero klaro sa aking obserbasyon na para bang hindi patas ang implementasyon ng batas sa bansa. Okay? Reyna and Baby River's case was a sharp contrast. Right. To how we treat privileged individuals. We see now the unequal power relations. Ito pong yung pag mas mayaman ba, ganito ang trato, pag mahirap at walang kayang ipaglaban ang kanilang sarili. So, ito po yung pinag-uusapan natin dito. And
Tricia, kanina you were telling me how much as a girl, a woman you are, and how you were affected about this. Mm-hmm. Actually, yung iba-iba kasing lente yung pagtingin natin dito, no? Ako bilang isang babae, nakikiramay ako. Alam ko kung ano ang pakiramdam na bilang isang anak, syempre kung gaano nga ba ka-importante ikaw sa isang magulang. Pero I would also like to think of it objectively din, eh, no? Kasi yeah. Di ba, based din naman sa naging interview natin, mm-hmm. di ba, makikita natin na meron pa rin naman sinusunod na SOPs. Right, pero right. Hindi dapat ang mga SOPs na to ay ma-implement without further consideration sa right. safety and sa rights ng right, ating right. mga PDLs, mga relatives nila, and of course, the people around them. But at the same time, without compromising mm-hmm. yung right and opportunity nila na ma-reintegrate yung sarili Tama. Nila back to society and to mitigate the threat towards themselves and towards society as well. Yun lamang, langkapan mm-hmm. ng humanity, ng compassion, itong mga taong ito. Ako, papanghuli na lang, Tricia Sky. Kung mapapansin natin, schoolmates, there's a huge gap on how we treat the powerful and the common people. Mm-hmm. Diba? Ang sa akin, sabi nga ni Trish dun sa interview kanina, may due process eh. Diba? Kulang ng manpower, ng resources, at threat nga sa national security given all these factors na kinakailangan sundin. Pero sa akin, okay lang i-implementa ang batas. Pero sana mayaman man o mahirap, mm-hmm. mataas man o mababa, may kapangyarihan man o wala, sana pairali natin yung pantayin hostisya. Yes. Social justice. Mm-hmm. Yes. I-implementa ang patas na batas para sa lahat. Kasi walang kinikilingan ang timbangan ng hostisya. Yes, ang hostisya dapat ay para sa lahat, okay? So, hindi dapat magkaroon ng us versus them. Wala dapat na Tama. Sense na ang hostisya ay may kinikilingan para lamang may protektahan. Because at the end of the day, ang hostisya ay para dapat sa lahat. Mm-hmm. Dapat yon sa mga taong dapat nilang pinoprotektahan in the first place. Yeah. So, with that, guys, napakabigat na naging yeah. issue natin ngayon. No? Hindi naman dapat natin na isa walang bahala yung mga ganitong usapin dahil apektado tayo lahat dito. Kaya naman, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayo, mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Bye! Isigaw.